Sinabi nga ito ni LeBron James, mga idol, ito ang kanyang naging reaksyon sa naging away nga sa laban nila kanina sa halftime between kay Shannon Sharpe pati na rin sa mga Grizzlies player. Pero bago nga yan, mga idol, ay bigyang pansin muna natin itong Los Angeles Clippers. Well, mga idol, matapos nga ng very disappointing season neto ni John Wall, ay gusto na nga nilang i-trade ito. Sabi nga dito sa report ni Shams Saranya, the Clippers have discussed John Wall in potential trades. Well, matapos nga niyang kanyang 11.4 points per game, 2.7 rebounds, 5.2 assists sa hindi nga magandang shooting splits kung saan 40% lamang sa field, 30% sa mga 3-pointers at 68% mga idol sa kanyang mga free throws, ay itong ang Clippers ay mukhang nagsawa na kay John Wall. Tandang-tanda ko pa nga noon, mga idol, kung gaano ka-excited ang mga Clippers fans pati na rin si Paul George patungkol nga sa balita na itong si John Wall ay pupunta nga daw Clippers. Pati na nga rin mga NBA analyst ay tuwang-tuwa sa signing na ito. Hindi nga daw sila makapaniwala na may backup point guard na ganong klase itong Clippers na sobrang galing nga daw. Pero nga mga idol, sa kasamaang palad, unfortunately, 34 games in ay very disappointing ito ang si John Wall para sa Clippers. At to the point nga na gusto na siyang i-trade ng kanyang team matapos nga na hindi sila masatisfy sa kanyang performance. So mukhang bad experiment ito nga mga idol para nga sa Clippers at mukha namang susubok na sila ng bagong point guard at ngayon ay naghanap nga sila sa trades. At ngayon ay pag-usapan natin ano ba ang nangyari at ang naging reaksyon na ito nga ni LeBron James patungkol sa naging kaguluhan sa halftime ng kanilang laban. Pero bago yan ay linawin muna natin kung ano ba ang nangyari. At sa short interview na ito ni Shannon Sharpe ay sinabi niya na kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila between him and the Grizzlies. Sabi niya, they didn't want the smoke. Panay talk nga lang daw ito mga Grizzlies player, panay trash talk. At nag-umpisa nga daw ito talaga kay Dylan Brooks. Sinabi nga daw neto ni Shannon Sharpe dito kay Brooks na he was too small to guard LeBron. At sinabi daw ni Brooks ang F-word. At sinabi niya rin daw pabalik ang F-word. Tapos nag-umpisa na nga daw lumapit sa kanya itong si Brooks, pati na rin yung ibang mga Grizzlies player. At sinabi nga daw neto ni Sharpe na you don't want these problems. Pati na rin daw si Ja Morant out of nowhere ay nagsalita. At nahuli kami nga mga idol, itong sinabi ni Morant, pakinggan natin. And the Grizzlies. Then matapos nga rin yan mga idol ay lumapit na rin daw ang tatay ni Morant at pare-parehas nga daw sila na he didn't want these problems. At eto namang si Dylan Brooks ay meron nga rin payag sa naging insidente nga nila ni Shannon Sharpe. Sabi niya, I ain't talking about that. Kausapin nga daw si Sharpe. Vlogger nga daw etong si Shannon Sharpe at wala daw siyang pake patungkol dito. Sabi pa neto ni Dylan Brooks na regular pedestrian lang daw itong si Shannon Sharpe or normal fan at hindi nga daw na siya dapat bumalik sa game matapos nga nung nangyari kanina, pero LA nga daw ito. At ito na nga mga idol ang sinabi ni LeBron James patungkol sa naging insidente na ito sa halftime. Sabi niya, he ride with Shannon nga daw or si Shannon ang kinakampihan niya 365 days a year, 366 days on a leap year at 24/7. He's my guy nga daw, sabi ni LBJ. Kayang-kaya daw niyang makipag-trash-tukan with the best of them. So, yan nga mga idol ang short message. Pero malinaw na pagkampi ni LeBron James sa kanyang kaibigan na si Shannon Sharpe. Dahil mga idol, nakaranas na rin ang pang-trash-talk itong si LeBron sa mga Grizzlies players last year. Tandaan niyo mga idol, nung sila nga ay nagarap din.